Welcome back sa ating channel. Nagbabalik naman po ang iyong lingkod. And for today's video, ay tuturuan ko naman kayo kung paano magbayad ng ating home credit dito po sa Maya or PayMaya wallet. So kung mayroon po tayong PayMaya or Maya, pwede po tayo magbayad ng ating home credit dito po lamang yan sa Maya wallet. So ang gagawin natin dyan po ay kailangan mayroon muna tayong sapat na balance para po makapag-proceed tayo sa pagbabayad ng ating home credit, okay? And then, ayan. So, kung na-open nyo na po ang inyong mga Maya account, puntahan po natin si Bills. Ayan, click natin yan. Ayan. So, kung hindi natin siya makita dito, guys, ang gawin nyo po is search nyo po dito home credit sa search bar. Ayan. Home credit, i-click natin yan. At ito na po yung lalabas niyan. Ito na po yung home credit at ilalagay po natin dito, guys, sa una yung ating account number po sa ating yung account number po na paghuhulugan natin. Yung sa ating home credit account na number po, ayan. Ayan, check natin ulit. So kailangan po tama ito. Kung meron po kayo na papel na kung saan nakalagay po doon yung account number nyo sa home credit, yun na po yung ilalagay ninyo dito. Ayan. Tandaan nyo po na ito po yung account number, hindi po ito yung number ng cellphone natin. Ayan. So kung okay na po, proceed po tayo dito sa amount. Siguro alam mo naman natin, guys, kung ilan yung amount na ating binabayaran buwan-buwan dito po sa home credit na inutang natin. Okay? Okay, so dito ilalagay ko is 1,006 kasi yun po talaga yung binabayaran ko every month. Pero kapag hindi kayo agad nakabayad dito, mayroon siyang kunting interest, nag-a-adjust siya. So, for the meantime, 1,006 naman lang yung aking babayaran. And then, yung contact number dito, guys, kung ano po yung ginamit niyo pag-fill out doon sa home credit na account nyo, yun mo din po ilalagay natin dito. Ayan. So, kailangan po accurate yung mga information natin. Ayan. Tapos, i-recheck po natin yung ating yung linagay po natin dito. Ayan. Pati po yung account name dito, guys, ilagay din natin. Kailangan, guys, accurate din dun sa ating pag-apply sa home credit na yun, okay? So, ayan. And then after that, kung okay na, make sure po na i-check po natin lahat ng mga, lalagay natin, importante po yung account number and then yung account name, yung amount, contact number. So, lahat po yan, kailangan natin i-recheck. Ayan. Ayan. So, kung okay na, guys, just proceed, guys, continue. Continue lang natin ito. Ayan. Continue natin yan. And then, click pay para makapag-proceed po tayo sa ating payment. Ayan. And then click pay now again. At ito na po yung ating resibo. So click continue, guys. Ayan. So ganoon lang po yung, guys, kadali. At ito na po yung ating reference or yung paid bill natin na na-process na po yan. So ganoon lang po yung, guys, kadali. At kung natulungan ko pa kayo sa aking tutorial, ay huwag sanang kalimutan mag-subscribe and also hit the notification bell button para ma-update pa tayo sa mga next pa nating tutorials. Thank you.